Yes. Kami, kung kinakailangan namin kumita, trabaho kami, walang niya kayo. Magandang araw mga kababayan, and once again, welcome back to my YouTube channel. Okay, kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras po na ito. Kung bago lamang kayo sa YouTube channel ng Tropa ang Bisaya, please don't forget to like, share, and subscribe. Dali ngayong araw po na ito. Isa na namang balita mga kababayan, ibabalita po ninyo ng inyong Tropang Bisaya. Ito patungkol na naman ito sa pagsabon ng isa po sa mga PM year vlogger dito po sa mga Tambaluslos, no? Yan, sa mga Tambaluslos. And also actually, itong isa po ito sa mga PM year mga kababayan, actually class 83, no? So, PME class 83 po ito siya. So, may ilalagay ko yung kanyang pangalan. And syempre mga kababayan, grabe, talagang ang kanyang suporta ay solid, no? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and also sa ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Ito na po! Now, ayan. Sa tingin nyo, mali yung haka-haka o mali yung sinasabi ng mga tao, napakasimple. Huwag nyong bibirahin yung mga tao. Because right ng mga taong bayan, right namin, yes, right, tama. Na dahil sa kami ang pinanggalingan ng kapangyarihan ninyo, dahil sa kami ang nagboto sa inyo, ang naglukluk dyan sa inyo, na yung sweldo ninyo galing din sa taxes. Yes. No? Kami, kung kinakailangan namin kumita, trabaho kami, walang ya kayo. Mm. Ha? Hinayupak eh. Tapos kayo pa yung mayabang. Sino kang tumatawag sa amin, hinayupak? Eh talagang hinayupak kayo, hindi pa kayo nag-explain hanggang ngayon eh. Eh nakakagigil kayo eh. Magkasta pa kayong mayabang, wala kayong ano, ang pupuntahan nyo talaga, down the drain, down the drain. Yes. Nakakainit kayo ng ulo. Eh, magpapasko na, init ng ulo, nakakainit kayo ng ulo talaga. Sipin nyo. Grabe, no? Wala nang nag-explain eh. O di sige, sabihin nyo, tignan nyo yung ginawa ng isang congressman. No. Sige. Nag-certify siya, may resibo. O di gawin ng ganyan, ganun ang gawin nyo, senators. Lahat kayo, mag-clear, certify, resibo, pakita nyo. Yes. Tao. Pakita nyo. Open your books. Pakita nyo sa COA. Let COA be the ones to say na, okay to, may resibo, kompleto. Okay, so ayun po mga kababayan, no? Bali talagang nakita po natin kung papaano itong talagang napamura talaga itong isa sa mga PML vlogger po na ito mga kababayan ko. Talagang napamura siya, no? Dahil nga po sa mga, kumbaga, imbis sana nasagutin, okay? Ang ginagawa ho nito ng iba, ng ibang mga nasa kapangyarihan, iginagamit po ang kanilang power, no? So, ito mga kababayan, talagang sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot po ang nangyayari sa ngayon sa bansa po natin. Tuloy po natin. Pero huwag niyo kukurapin yung COA. Ayan. Yun ang hirap eh. Yung perception sa inyo, korap eh. Ay, babayaran niyo yung COA. Yun yung ang problema dito eh. Alam niyo, malapit na akong maniwala. Ayan. Na cancer na yan eh. No? Malapit na akong maniwala, walang kapag-apag-asang maayos yan. Kaya pagka, konti pa, konti na lang. Kita nyo yung bagyong dadating sa inyong lahat. Nako! Bagyuhin kayo. Hindi lang ano, category 5 eh. Yari kayo dyan. Uusigin kayo. Kung hindi kayo mausig ng konsensya nyo, uusigin kayo ng taong bayan. Yari. That is a promise, no? Pinapalipas lang namin yung Pasko. Yan na. Gusto lang namin, masaya kami. Wala pa kaming Noche Buena. Hayop kayo. Tapos kayo, bonus. Ito yung medyo mahirap sa kayo sa mga kaganapan ngayon. Dahil may mga retard general, no? may mga yung iba. Basta for the long short is galing sa, ano, sa militar na nagbablog sila. Actually, may bago na naman ako nakitang vlogger or nagbablog na galing din sa katungkulang militar, mga kababayan ko. Actually, sa part 2 na ito, medyo mahirap po ito, no? Para sa Administrasyong Duterte na yung mga katulad niya, dati kasi, okay? Dati kasi walang social media eh. Ngayon kasi may social media eh. At harap-harapan po nakikita po natin na yung mga to ay sumusuporta pa rin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. And also, kay kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Kaya medyo mahirap ito para sa administrasyon. Medyo tagilid ito, mga kababayan. Alam po natin yan. Diba? Oh. Kasi unang-una, nakikita kasi nila na tama ho ang ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama po ang nakikita po nila na tama po ang ginawa ng ating Vice President Sara Duterte.
Kaya yung panig ho nila ay nasa ating pong Vice President and dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo mga kababayan ko, sa totoo lang po, okay? Parehas to, halos milyon-milyon mga Pilipino, halos half or kalahati, sobra pa. Okay? Ang naniniwala po na tama po ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte at tama po ang ginawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya medyo mahirap ito para sa administrasyon. Ang unit team talaga, nakikita natin na nagkaroon na talaga ng pagkahiwa-hiwalay. Dahil nga po dito sa Kaytamba, mga kababayan. Tuloy natin. Sige kayo, may bonus ba kayo? Wala. Pinagkatiyaan niyo ba yung 2 billion? Question mark. Nako. Pinagkatiyaan niyo ba yung 2 billion? Because you have been silent. Yun, exactly. Na no one, not even one, bothered to explain. Not even one dared yeah, to give the public an explanation. Puso. An explanation. Exactly. Hindi naman ganyan talaga yung ano eh. Kasi marami naman kami nang nagbibigay ng resibo. Mali pa rin. Kasi bakit may magbibigay ng resibo? Bakit merong hindi magbibigay ng resibo? Kasi as far as Resolution 10 is concerned, liquidation, liwanag eh. Liquidation, nakalagay dun. Liquidation. Ang tatalino nila, ano? By certification. So that opens the door for corruption. That opens the door sa sindikato. Kayo-kayo, lahat kayo, ganon. That's why mag-question yung institusyon. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin, ang naging budget pala talaga niyan is 2 billion plus, no? Kaya nga lang, ang nagastos lang na napakakunti. Pero ang tatong doon, bakit sila naghihingi pa ng ganon para sa 2024 travel expense ulit, no? Which is ang 2 billion, kung ang 2 billion is ang nagastos pala doon ay napakaliit lamang. Ibig sabihin, may sobra pa. So, ang gusto lang naman ito din, ito ni Sir, ipaliwanag po nila, magbigay po sila ng explanation, magbigay po sila ng resibo. Ang taong bayan, resibo ang kailangan eh. Kaya sa issue ng ni Ka-Eric, although nagkamali sila doon eh, kasi pinaimbestigahan pa nila, no? Which is dapat to makita ang resibo, saan nila, saan na yung 2 billion, saan yun, di ba? Okay? Yun lang naman eh. Actually, yung issue na yun, lumaki yan ang lumaki. Yun, marami na. Nasaan na ba? Ano bang nangyari? Off in the book. Yun ang sinasabi po ng mga kababayan po natin. Okay? So, abangan natin mga kababayan ko kung ano ba mga mangyayari sa taong 2025, which is this coming January. No, so, ready na tayo dyan kasi at this time, medyo tatahimik yung mga yan. Siyempre, nasa vacation yan. But pagdating po ng January, hindi natin alam kung ano mga mangyayari yan, mga kababayan. Kaya, be updated po. Don't forget to like, share, and subscribe. Anong masasabi nyo? Patungkol po dito sa mga kaganapan po natin, na katulad niya nga yan, gaya ng sinabi ko kanina, yung mga dating nasa militar na nagbablog ngayon, halos lahat, wala akong nakitang dating militar na nagbablog sa ngayon na sumusuporta sa administrasyon ni President Bongbong. Halos lahat. Sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and kay Vice President Sara Duterte, kay Ka-Eric, kay Ma'am Loren Badoy, mga kababayan, kay SMNI. Iyan sa SMNI. Okay? So don't forget, kung ano man ang inyong opinion, i-comment nyo po sa baba ng video natin and don't forget to share this video, mga kababayan. Maraming salamat po ang inyong tropang Bisaya, ang inyong bosses dito po sa bansang Pilipinas. Maraming salamat and magandang araw.